Habang buhay na pagka-disqualify sa anumang opisina ng gobyerno at hindi rin makukuha ang lahat ng retirement benefits. Yan ang mga kalakip na parusa para kay Alice Guo matapos siyang madismiss ng ombudsman bilang alkalde ng Bambantarlac. Saksi, si Sandra Aguinaldo. Apo, magandang umaga po. Kamusta? Kamusta ang po? Unang nagpunta ang COMELEC sa sinasabing farm ni Alice Guo sa Bambantarlac. Kami ay representative ng COMELEC Region 3 at saka galing tayo sa main office si Attorney Albert Rodriguez. Kinatawan ng COMELEC Central Office namin, magpa-serve kami ng summons kay Mayora Alice Guo. Ano ba ang katungkulan mo dito? Caretaker lang po ako dito, sir. O, tigalienis lang po. Walang inabutang Alice Guo doon. Sunod na pumunta ang COMELEC sa munisipyo ng Banban. Sabi ng nadatnan na nilang staff ng Office of the Mayor, wala na umano silang komunikasyon kay Guo. Siya na po yung mag-hand over if ever kay Bayo. Oh, siguro pa kung makikita natin siya. May 10 araw si Guo para maghain ng counter affidavit sa COMELEC na nagsasagawa ng preliminary investigation kaugnay sa reklamong misrepresentation laban sa kanya. Matapos ma-serve yung subpoena dito sa farm ni Mayor Alice Guo at maging doon sa munisipyo, hihintayin daw nila ang sagot o paliwanag ni Mayor Guo. Kapag hindi siya sumagot ay pwede na raw desisyonan ng COMELEC Legal Department ang preliminary investigation. Ang kasong misrepresentation, bunsod ng pagsisinungaling umano sa COC. Dahil sa investigasyon ng COMELEC at NBI, lumalabas na iisa ang fingerprints ni Guo at ng Chinese na si Guo Waping. Pero bago pa maangkat ang isyo tungkol sa pagkatao ni Guo, unang naungkat sa pagdinig ng Senado ang pagkakaugnay niya sa Pogo sa Bambantarlac. Hindi po ako operator, hindi po ako protector o cutler po ng Pogo. Wala po akong kinalaman sa kanilang operation at sa kahit anong gawain sa loob at labas. Matapos na 3 buwan, nagbaba ng desisyon ng ombudsman. Dismissed sa serbisyo bilang alkalde ng Banban si Guo at hindi rin daw makukuha ang lahat ng kanyang retirement benefits. Habang buhay siyang disqualified sa anumang opisina ng gobyerno, kaugnay ito sa reklamang isinampan ng Department of Interior and Local Government para sa grave misconduct, conduct prejudicial to the best interest of the service, gross neglect of duty, at serious dishonesty, bunsod na naging papel ni Guo sa Pogo sa Baofu Compound. Magkakaugnay raw ang mga ginawa noon ni Guo mula sa pag-organize at pag-register ng Baofu pati ang kabiguang bawiin ang permit ng Hongsheng matapos kanselahin ng PAGCOR ang lisensya nito. Gayun din ang pagbibigay ng business permit sa Zun Yuan sa kabila ng mga pagkukulang sa application nito. Ang mga ikinilos daw ni Guo, nagpakita ng willful intent na labagin ang batas at baliwalain ang mga alituntunin. Bukod sa kinakaharap sa COMELEC at Ombudsman, naharap din si Guo sa reklamong human trafficking sa DOJ at may arrest warrant sa Senado. Tuloy rin ang co-warrant to petition ng Solicitor General na inihain sa korte. Sinusubukan pang kunin ng GMA Integrated News ang panig ng kampo ni Guo. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo ang inyong saksi.